Ninya Boulevard. Magandang umaga. Ito may dinala sa atin na ano, dalawang TV daw ito na flat na maliit. Ngayon lang ako nakabalik pag-upload kasi may ginagawa kasi akong bahay. May pinapalitan ng ano, sandayong. So buksan na natin to para makita natin. Okay? Ito, bubuksan ko na. Dalawa nga. At maliit yung isa. Parang nasa 20 inches at itong isa naman ay nasa 24. Yan. So, yung isa ay Hisense. So, ito naman ay BGR. So, ito yung ano niya. Sabi na mayari, bigla daw may pumutok sa ilalim. So, bubuksan na lang natin to. Okay, bubuksan ko muna para makita natin kung anong sa loob na bakit ayaw nang gumagana dahil sa may pumuntok daw sa ilalim. Okay, bubuksan ko muna, saglit. Ito po, nabuksan na natin. Yung may nakita ko dito, yung ano, itong power supply natin, ito, tingnan nyo. Yung kapasitor, bumaliktad. Yun, o. Nakahiwalay na sa board yung isang paa. Tingnan nyo. Yan. Pumutok na. Totoo yung sinasabi ng may-ari. So, tatanggalin natin para makita natin sa ilalim kung sabog na sabog ba talaga to. Tingnan natin kung madala pa ba to sa repair na ano. Ngayon ako nakakita na bumaliktad yung kapasitor. So titingnan natin. Tanggalin ko muna lahat. Ito. Yan. Tingnan nyo yung kapasitor niya, bumaliktad talaga yan, o. Isang paa na lang yung naka ano doon, nakakabit. So nabunot ko pa yan, o, sa likuran niya. Tingnan nyo yan, may pumutok. So ibig sabihin sobrang ano to. Tingnan natin. Tanggalin ko muna tong cover niya para ano, makita natin yung ano. Itong ano natin, yung resistor, okay pa naman. Walang ano, parang ano lang dahil sa putok. Tingnan natin to. Ititesting ko muna. Pero parang sa tingin ko ano lang to, parang nag-loose contact
Tapos biglang nagpower kaya bumaliktad. So titingnan natin kung saan banda yung mga short niya. Itong piyoso. Wala na, putok na yung piyos. Dahil ano, yung kapasitor nag-lose contact. So pag-plug nila biglang bumigay, kaya pumutok pati piyoso, wala na, walang contact. So ngayon lagyan muna natin dito ng isang trans para bago natin papalitan ng bagong piyos. Yan, na ano ko na, na kabit ko na ulit yung ano, yung kapasitor. Ganyan yan ang posisyon niya. So lagyan ko muna ng isang trans yung piyos natin para pag-testing natin. Yan, yan, gumagana siya. So yun, oh, natap ko na yung ano, isang trans. So i-testing natin ulit kung okay na ba siya. Testerin muna natin yung ano, kung may iba pa bang short. Yan. 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 Try natin. Yan, shortage to. Itong mga diode natin, so isa, dalawa, yan, nasa ilalim yan, tatlo. Yan ang mga shortage natin. So tatanggalin muna natin, tapos testeran natin para makita. Ito, natanggal ko na. Tingnan nyo, tatlo to. So i-testing natin. Tingnan nyo lang yung multimeter natin kung pumapalo ba siya. Yan. Yan, no, shortage. Baliktarin natin. Yan, no, shortage. Isa. Ito yung pangalawa natin. Tingnan nyo lang multimeter natin. Yan. Pumapalo. Baliktarin natin. Yan, pumapalo pa rin. So, dalawa na. So, itong pangatlo natin, tatlong shortage ng diode natin dito. Yan, baliktarin natin. Ayun, shortage pa rin. So, maghanap tayo dito kung meron ba yung IN4007. Kung wala tayo makita dito, magbuno na lang tayo sa ibang ano, mas okay pa yung bubunutin natin kasi original yon. Yan, sa tingin ko parang wala. So okay, ito may nabunot na ako. Yan, galing to sa ibang ano. At sa paglagay nito, kita nyo yung kulay na green na yan, white ba yung nakita nyo. At dito sa ating board yan, may white dyan, itapat nyo lang yan para makita nyo kung ano. Okay, itesting natin kung may short pa ba. So okay, wala nang shorted. So tingnan natin yung nilagay natin na isang trans. Yan, ito, yun, o. Oh. Para matestingan natin kung okay na ba. So, ito na. Ano ko muna,
Lagay ko muna tong power supply doon sa kanyang ano, lagayan para makita natin. I-testing ko muna kung may kuryente na ba. Ayun, meron na. Hindi na pamutok yung nilagay natin na ano, na isang trans na wire para sa ating fuse. So, okay. Yeah.